Hello everyone! Today's video guys, share ko lang po sa inyo na meron naman pong isang OFW na sinaktan po ng amo sa Kuwait. Siya po si Mary. Si Mary po ay dumating po ng Kuwait 2019 pa. Pero itong amo niya po na bago, nakakasampung buwan pa lang po siya. Ganito daw po ang nangyari. Sabi ni Mary na nag-join daw po siya sa TikTok Live. Hindi niya po na mamalayan na yung amo niya po ay nakikinig pala po dun sa pintuan ng kwarto niya. And then bigla po nagbukas yung pintuan, nandun pala yung amo niya. So ang ginawa po nung amo, kinuha yung dalawang phone niya at headset niya. Tapos ayun na po, dun na po siya sinampal, tinadyakan. Pinagsasampal po si Mary. Tapos, nung sinaktan po si Mary, kala siguro ng amo niya ay aalis siya. Kasi nga, nag-TikTok live siya, diba? Kaya sinaktan siya, kala niya aalis siya. Tapos tinanong siya kung saan siya pupunta. So, ngayon, pagkatapos ng saktan si Mary nung amo niya, nilock siya po sa pintuan. No, sa takot ni Mary, diba? Kasi bago lang din yung nangyari kay Julie Vera Nara. So, sa takot ni Mary, nakita niya po yung bintana. Kasi sobrang na pong takot niya, baka patayin siya ng amo niya eh. So, yung nangyari po, nakita niya po yung bintana. Ayun po, tumalon po siya mula sa third floor. So, nung tumalon po si Mary mula sa third floor, may nakikita po sa kanyang ibang lahi. At yun po, tinulungan siya dalhin sa ospital. Ngayon po, ang nangyari kay Mary, bali po yung paa niya, kaliwang paa niya, tapos nagka-problema din po siya sa spine niya sa likod. Di ba guys, ito na naman ang ano na sa Kuwait. Hindi talaga po titigil ang mga amo sa Kuwait hanggat hindi po nagbaban ang Pilipinas, di ba guys? Ano naman po yung sitwasyon ni Mary, di ba? Nabalian pa siya ng paa, nagkaroon pa siya ng fracture sa spine. Ngayon po ay paralisado siya. Kagustuhan niya makatakas dun sa amo niya kasi baka mapatay siya. So ngayon, ang ginawa niya is tumalon na lang siya. Kaso ngayon, sobrang napasama yung pagtalon niya. Kasi siyempre naman guys, diba, ang taas ng tinalon niya mula third floor eh. Sino ba naman ang hindi mababalian? Talagang nag-ano na yung isip niya na kailangan niya talagang makatakas dun sa amo niya. So ngayon guys, inaantay na lang na gumaling si Mary sa dun sa ospital. Siya maklear na yung record niya dun sa ospital para maiuwi na siya sa Pilipinas. Tinutulungan naman po siya ng OWA saka DMW para sa kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas. Diba guys? Sobrang hirap ng pinagdaanan ni Mary, diba? Napunta lang siya dun sa Kuwait para mag-work para sa kanyang pamilya. Tapos ito yung ang nangyari sa kanya, di ba? Dapat talaga po, bigyan na ng lesson ang mga amo sa Kuwait. Kasi hindi po talaga sila titigil. Matagal na po kasi ganyan eh. Matagal na po silang ganyan, nananakit sila ng mga katulong, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay. Okay lang po sana kung hindi nagtatrabaho sa bahay. Kasi yun po ang ano nila eh. Turing talaga nila sa mga katulong sa mga Pilipino ay slave talaga eh. Tapos hindi lang po ang ng mga amo ng Kuwait. Yung iba po, nagselos pa. Kapag napagsilosan yung mga katulong, sasaktan, di ba? So, di ba guys, dapat siguro talagang magkaroon na ng deployment ban para talagang mabigyan na ng protection ang mga Pilipino, lalo na po yung magkatrabaho sa bahay. Kasi kung hindi po, kung wala pong gagawing ban ngayon, baka meron na naman po masaktan at may mamatay na naman. Dapat talaga mabigyan na ng protection ang mga Pilipino na nag-work sa Kuwait. Ang sabi naman po ng OWA, magpapadala po sila ng team sa Kuwait para i-analyze ang mga lugar na mga notorious sa mga Pilipino. Ngayon guys, nalaman na po ni Senator Raffy Tulfo yung nangyari kay Mary. Talagang gusto po ni Senator Raffy Tulfo na magkaroon talaga ng deployment ban. Pero sabi ng DMW, wala daw po mangyayari na deployment ban. So ngayon, ang aanuhin na lang nila is yung bilateral. Mga rules and regulation para sa mga OFW at para sa mga mag-hire na mga employer. Pero diba guys, sana nga magkaroon na ng deployment ban para naman matuto yung mga employer sa Kuwait. Kung wala pong mangyaring ban, bak meron na naman pong kababayan natin na masaktan dahil sa selos, dahil sa simpleng bagay tulad ng pag-tiktok ni Mary. Nag-tiktok lang siya ngayon, naging paralisado siya para lang makatakas siya sa amo niya. Diba guys, nakakawa po yung mga nagtatrabaho sa Kuwait na gusto lang talaga nila maghanap buhay para lang sa pamilya nila. Tapos ito yung mararanasan nila, di ba? Kaya sana talaga magkaroon na ng deployment ban at maghigpit po sila sa pag-hire ng mga employer ng mga OFW para sa kaligtasan ng mga kababayan natin. Now, wala nang sumunod na mamatay, na masaktan sa mga kababayan natin. Suggest ko lang sana sa mga gusto pong magtrabaho abroad, piliin nyo na lang po guys ang Hong Kong kasi mas safe po kayo dito sa Hong Kong. Kasi guys, kung ayaw nyo na po sa amo, pwede kayong mag-break ng contract nyo. Mag-break na lang kayo guys, tapos kung gusto nyo umuwi ng Pilipinas, makaka-uwi agad kayo kasi malapit lang po yung Hong Kong saka Pilipinas, diba?
hindi kayo gagastos ng malaking pera para lang makauwi kayo ng Pilipinas. Eh kung sakpit kayo, kapag ganyan na po ang sitwasyon nyo, tapos wala kayong pera, di ba? Hindi kayo basta-basta makauwi. Hindi kayo basta-basta makauwi kasi nga kailangan nyo ng pera. Mahal ang pamasahe, di ba guys? Yan na lang po ang suggest ko sa mga kababayan natin na gusto mag-work sa Kuwait. Try nyo na lang po sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia, sa Thailand, Taiwan. Marami naman po na pwede nyo applyan guys. Medyo may kamahalan po ang gagastusin natin. Pero worth it naman. Hindi naman kayo mapapahamak eh. Lalo dito sa Hong Kong kasi mga, ang government kasi dito ay walang pinapanigan eh. Ang mga employer dito takot sa government nila na magkasala sila. Kaya dito, kapag ayaw na ng employer, tineterminate agad yung mga katulong. Pag ayaw naman ni katulong sa amo, magterminate din siya. Bakit tayo magtitiis sa mga amo natin na hindi naman natin kaya? Lalo yung mga hindi tayo tinatato ng maayos at sinasaktan tayo. Kasi iba na yung kapag sinasaktan tayo eh. Diba guys? So ilang guys, wala na pong masaktan sa Kuwait. Ginagawa naman lahat ng mga government agency natin sa Pilipinas para talagang makontrol na tong pananakit sa mga kababayan natin. So ilang guys, nagbigay lang tayo ng reaction sa nangyari kay Mary. Sana gumaling na siya at umuwi na po siya sa Pilipinas at makasama niya na po yung pamilya niya. So, get well soon, Mary. Sana makauwi ka na agad-agad ng Pilipinas para maalagaan ka na ng pamilya mo. Thank you for listening. Thank you for watching. God bless us all.